medyo matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog, pero shucks, din ako marunong mag-vlog. Kung merong isang biblical story na alam siguro ng lahat, bukod kay David and Goliath, eh, siguro ito yung story ni Moses nung tinaas niya yung kanyang tungkod at nahati ang dagat. Dagat ba naman mahati? Buhok nga natin ang hirap hatiin. So, ganito yung scenario. Pinakawalan na sila as slaves in Egypt. And finally, nakalaya na sila from slavery. Pero ganito nga yung nangyari. Biglang napag-isip-isip ng pinuno ng Egypt na, bakit kaya ba naman pinakawalan yung mga slaves namin? So, hinabol sila ng Egyptians. Pero umabot yung mga Israelites sa dead end. Nagpanik talaga sila. Bakit mo pa kami nilabas sa Egypt, Moses? Yun yung talagang initial reaction ng kahit sino naman siguro. Pag nandun ka na sa end of your life, wala ka ng choice. I'll share to you 3 lessons that we can learn from the story of Moses, the Israelites, and the Red Sea. Una, panic won't get you anywhere. Sabi dun sa Exodus 14:14, ito yung sagot ni Moses dun sa mga Israelites nung nagpapanik na sila. The Lord will fight for you. You need only to be still. Pangako ng Panginoon is He will fight for us. Pero ang nangyayari, we are fighting against God. Lord, dapat ganito, dapat ganyan. Dun sa verse na binasa natin, we just have to be still. Maging kalmado, payapa, knowing that the Lord Himself is fighting for us. Lesson number 2. The sea had to part for 2 reasons. First is to make a way for the Israelites to go to the promised land. The second reason is to trap the enemies that they will never see them ever again. Imagine this. Napapaligiran sila ng bundok, dagat yun nasa harap nila, at sa likod nila, hinahabol sila ng galit na galit na mga kaaway. Siyempre, humabol yung mga kalaban nila, but it was a trap for them. Nagsara ulit yung dagat at nalunog din mga kaaway nila. When we go to our promised land, there are really things, our enemies, that we have to leave behind. Enemies of fear, enemies of worry, enemies of negative thoughts. Hindi na natin yan kailangan dalhin if we are journeying to our promised land. He already made a way for us when He died on the cross. He did not only reconcile yung nasirang relationship ng tao sa Diyos, but He has also defeated our enemies. Death, sin, negative thoughts, wala na. Wala na, wala na. Point number 3. God's glory is best displayed in dead ends. And bakit kailangan ma-display ang glory ng Lord? Because He wants to introduce Himself as the God who is above everything. Kahit gano'n pa katalino yung strategy ng kaaway, hindi siya magtatagumpay sa mga tao na naniniwala sa Diyos. If you believe God, God will never put you to shame. Sabi sa isang verse sa Psalms, sa Exodus 14:18, when my glory is displayed through them, all Egypt will see my glory and know that I am the Lord. So could it be that the main purpose of your trial right now is not just to develop your character, but also for the people around you to see the God that you serve, that He is the God of the impossible, and He will never fail in His promises. So if you are going through a dead-end situation right now, that is the best platform to display the glory of God. So all you have to do is what Exodus 14:14 says, that the Lord will fight for you, you need only to be still. God bless. Bye-bye.